Nasa kalagitnaan na tayo ng Commissioner's Cup at nandito na tayo sa punto na kill or be killed para sa 12 koponan. Magnolia Hotshots, they are the killer here in the Commissioner's Cup, standing at 5 wins and no losses. Haharap sila sa Blackwater Bossing on their way to continue leading the pack hanggang matapos ang elimination round. Pag-uusapan natin ang Magnolia Hotshots and their remaining games at kung paano ba nila magagawa na pangunahan ang elimination round to be at the top 1 to avoid 2 teams na para sa akin may chance lamang against Magnolia Hotshots. Pag-uusapan natin Magnolia Hotshots, Blackwater Bossing. But before we jump into it, syempre nice ko munang imbitahin. Mabilis lang guys, pakipindot muna subscribe button at notification bell. And of course guys, lahat ng laro ng Magnolia Hotshots, lahat ng laro sa PBA, mapapanood ninyo sa 1xBet. Kung wala kayong access sa inyong television, mag-register lang kayo using my KRTS promo code. Pindutin ang link na nasa ating description box. Makakapanood na kayo ng live games ng PBA. Maaari pa kayo magkaroon ng up to 6,000 pesos bonus on your first deposit. Kung magde-deposito kayo, kung nais yung tayaan ang mga laro, magagamit din ninyo ang bonus na ito. Tutulungan pa namin kayo kung paano mag-rehistro, mag-deposito, at syempre mag-withdraw ng inyong mga panalo. Pero syempre lagi kong pinapaalala, family first, gamble responsibly. Guys, Blackwater Bossing ang haharapin ng Magnolia Hotshots sa kanilang pang-anim na laro. 16-game winning streak, bridging the PBA on tour. 5 dito sa Commissioner's Cup, wala pang talo. They are the killer. They are killing it, Magnolia Hotshots. Para sa akin, they are the Bay Area Dragons of this version of Commissioner's Cup. Huwag muna kayong mag-react. Of course, Bay Area Dragons, they are taller, they are more skillful, they are more athletic. They have big names, they have imports na talaga namang naglalakihan ng pangalan. Dalawa pa ito, but Magnolia Hotshots, para sa akin, kaya ako naikumpara ang team na ito sa Bay Area Dragons na nanalanta noong nakalipas na Commissioner's Cup because of the depth of this team, Magnolia Hotshots. Napakalalim ng koponan na ito. Their second unit is averaging 43.2 points per game. Number 1 in the league. Talaga namang ito ang isa sa strength, kung hindi ito ang pinaka-strength ng Magnolia Hotshots. Kaya naman wala pang talo ang koponan ito dito sa Commissioner's Cup. And that is the reason why I am comparing them to the Bay Area Dragons na talagang nanalanta, and Magnolia Hotshots na nanalanta dito sa Commissioner's Cup. I have only 2 teams para sa akin ang pwedeng makapigil sa Magnolia Hotshots. And this is the reason why I think for Magnolia Hotshots to reach the finals, they need to be number 1 after the elimination round. To simplify all the things, para hindi maging komplikado para sa Magnolia Hotshots, sweep the elimination round and they will be the number 1 team. There's a good chance, malaki ang pag-asa ng Magnolia Hotshots to reach the finals if they can avoid number 1, the defending champion, Barangay Ginebra. Number 2, San Miguel Beermen. I think kung maiiwasan ng Magnolia Hotshots ang San Miguel Beermen at Barangay Ginebra in the semifinals, they have a big chance to reach the finals. Matagal-tagal pa tayo para matapos ang elimination round. Dadaan pa tayo sa quarterfinals, sa semifinals. But I really think Barangay Ginebra and San Miguel Beermen, ito ang talagang challenge sa Magnolia Hotshots. I'm not discounting Miralco Balls. Napakaganda din ang ipinapakita. I'm not discounting Phoenix Super LPG. Maganda rin ang ipinapakita nito. TNT Tropang Giga, they are struggling. Even with Rondé Hollis Jefferson, it's obvious that they are struggling without Mikey Williams. But San Miguel Beermen with Ivan Asca, he is very, very effective. Fit na fit siya sa San Miguel Beermen. Ivan Asca, I think, he's not getting the credits that he should get. Pero pagdating ng playoff, when it matters most, makikita natin Ivan Asca. Talagang fit na fit ito. Napakaganda nito para sa San Miguel Beermen. And Barangay Ginebra, sino nga ba ang tumalo sa sinasabi kong killer in the last Commissioner's Cup? Sa sinasabi kong nanalanta in the last Commissioner's Cup? It's Barangay Ginebra. Kanilang pinataob ang Bay Area Dragons, and for this Commissioner's Cup, even without Justin Brownlee, I really think that Coach Tim Cohn is confident in Tony Bishop na nakikita at alam ni Coach Tim Cohn kung paano niya gagamitin along the way hanggang matapos ang konferensyang ito, kung paano niya gagamitin si Tony Bishop. Kung kanyang ang napagtiyagaan, kung kanyang ang napanatili ang isang very, very effective although not so explosive na si Kevin Holland in his time in Alaska, paano pa kaya itong si Tony Bishop? He is more athletic, he is more explosive than Kevin Holland, pero he is also a system player like Kevin Holland. Siya pa kaya ang palitan ni Coach Tim Cohn? Although napakahirap talagang isuot ang sapatos na naiwan ni Justin Brownlee kahit sinong import. If we will compare to Justin Brownlee, medyo mahihirapan. But I really think that Tony Bishop is the best option for Barangay Ginebra minus
Justin Brownlee. So these teams, Barangay Hinebra, San Miguel Beermen, I really think sila ang makakapigil sa Magnolia Hotshots. Sila ang talagang makakatapat sa Magnolia Hotshots this conference, who are killing it. Sabi ko nga, 5 wins and no losses haharap sa Blackwater Bossing in the second game of our PBA Wednesday. So my challenge to Magnolia Hotshots to sweep the elimination round, finish number 1, you will have a chance to reach the finals if they can avoid San Miguel Beermen and Barangay Hinebra. These are the two teams na nasa isip ng Magnolia Hotshots that they should avoid if they are reaching the finals and if they are winning championships again here in the PBA.